Ngayon, atin namang tatalakayin ang isa din sa kinatatakutang nilalang sa mitolohiyang Pilipino at sa kwentong katatakutan dito sa Pilipinas, na kung saan ang nilalang na ito o mano ay mayroong pagkakahawik sa isang kambing, na kilala naman nating mga Pilipino bilang Sigbin. Kaya naman halina't muli ninyo akong samahan sa talakayang ito upang ating silipin ang nagtatagong kasaysayan, kaalaman, at kasagutan sa ating mga katanungan sa ating mga isipan pagkatapos lamang ng aking maikling intro. Ang Sigbin ay isang kilalang nilalang sa mitolohiyang Pilipino na sinasabing lumalabas lamang pagsapit ng dilim o gabi upang sumipsip ng dugo ng mga biktima nito mula sa kanilang mga anino. Sinasabi din namang ito o mano ay naglalakad ng paatras na nakababa ang ulo sa pagitan ng mga hita nito at mayroong kakayahang maging invisible o hindi nakikita ng ibang mga nilalang lalong-lalo na ng mga tao. Ito din ay kahawig ng isang walang sungay na kambing, ngunit may napakalaking tenga na maaaring pumalakpak tulad ng isang pares ng mga kamay, at isang mahaba at nababaluktot na buntot na maaari namang gamitin nito bilang isang panghampas sa mga biktima nito. Naglalabas din naman umano ito ng isang masangsang o napakabahong amoy sa tuwing ito ay lalabas sa lungga nito upang humanap ng makakaing biktima at pinaniniwalaan din naman na lumalabas lamang ang Sigbin mula sa kanyang pugad sa panahon ng Semana Santa upang maghanap ng mga biktima nitong karamihan ay mga kabataan na kanyang kukuhanan ng dugo at puso upang mayroon siyang gawing mga palamuti at kwintas sa kanyang mga bahagi ng katawan. Ayon naman sa ilang mga alamat, mayroong mga pamilyang kilala bilang Sigbin na nangangahulugang mga nagmamay-ari ng Sigbin, na ang mga miyembro nito ay nagtataglay ng kapangyarihang utusan ang mga Sigbin upang gumawa ng kasamaan, at sinasabing itinatago nila ang mga nilalang na ito sa mga banga na gawa sa luwad. Pinapanatili naman sila ng mga aswang bilang mga alagang hayop, at mayroon din namang mga haka-haka na ang alamat nito ay maaaring batay sa mga nakikita ng isang aktwal na species ng hayop na bihirang makita, at batay na rin sa paglalarawan patungkol sa Sigbin sa popular na literatura, ang mga species ng hayop ay maaaring nauugnay rin sa isang kangaroo. Kilalang kilala din ang mito na ito sa mga lugar sa Visayas at Mindanao, lalo na sa mga rural o hindi gaanong mataong lugar, at ang iba pang mga teorya mula dito ay nagmumungkahi na ang Sigbin ay maaaring isang palaboy na species ng Macropodidae na naninirahan sa Australia na napunta naman sa Pilipinas dahil sa paglipat ng mga lahi nito noon, mahigit milyon-milyong taon na ang nakalilipas. Kaya naman ang Sigbin ay madalas ding inilalarawan ng ilan bilang isang kulay pulang kangaroo, ngunit ang pagkakapareha ng dalawa sa pamamaraan ng pagkain nito ay lubos na magkaiba, dahil ang kangaroo ay isang herbivore o damo lamang ang kinakain, habang ang paniniwala naman sa nilalang na Sigbin ay kumakain ito ng sariwang laman at dugo ng tao at mga hayop. Huwag po sana nating kalimutang mag-subscribe, like, at share sa video na ito, at huwag din po sana nating kalimutang i-click ang notification bell para lagi po tayong updated sa mga susunod pang video na aking gagawin. Sana'y nagustuhan niyo po ang aking mga content at huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, like, and share. Maraming salamat po sa panonood ninyo. God bless and keep safe always po. Salamat!